Sorry sa gay sa panibagong araw at panibagong video na naman po ang isa-share ko sa inyo. Ngayon po ay gagawa tayo ng salad at pasta na ang sauce ay from scratch. Ito ay usually na pamamaraan na ginagawa sa restaurant. And at the same time, gagawa rin tayo ng chile para maisama doon sa pasta na yun. So yun guys, kung napapansin nyo, meron tayong lettuce dito. Meron tayong bawang, lemon, at saka zest na tinatad ko lang. Meron tayo rito ng apple. And then meron tayong tomato. Ngayon, ang gagawin ko, gagawa ko ng isang dressing. Which is yung tinatawag na balsamic vinaigrette. And then, isasama ko siya sa green salad. Ito, hindi siya yung typical na green salad. Bali, ito ay putyo-putyo lang. Sa inyo na yun kung gusto nyo gayahin. So, ngayon, start ka natin. Okay. So, ang balsamic vinaigrette ay nag-uumpisa sa balsamic vinegar. Ang usual quantity or standard ng balsamic vinegar is, usual quantity para makagawa ka ng balsamic vinaigrette is 1:3. Ibig sabihin, 1 tablespoon na balsamic vinegar and then 3 tablespoon olive oil. Yun ang pinaka-base ng balsamic vinaigrette. So, ngayon mag-a-add tayo ng olive oil. Okay. At lalagyan natin ng fresh garlic. Lalagyan din natin ng garlic powder. At least 1/2 tablespoon ng mustard. Pinch of oregano. And then salt and pepper. Saka natin siya ngayon na haluin. Kung makikita nyo, ganyan yung texture niya. Mamaya magkakaroon siya ng emulsion, which is yung magsasama yung olive oil and then balsamic. Dahil malikot ako mag-isip, dadagdagan ko siya ng konting pomegranate. Pomegranate molasses. At lastly, lalagyan natin siya ng honey. Konti pa. Saka natin siya i-mix hanggang sa magkaroon ng emulsion. Hanggang sa mag-emulsify. So basically, nakikita nyo, yung ganting texture, okay na to. Pero dahil nakukulangan ako, dadagyan pa natin ng olive oil. So ngayon, nakita natin medyo nag-tick na. Ibig sabihin, pwede na itong maging dressing. Ngayon, dahil okay na siya na ganyan, titikman natin. Huwag masyadong marami. Actually, okay na nga yung lasa niya. Ang kailangan na lang natin gawin is, i-mix yung mga vegetables. Ito na yun, lalagay ko na yung lettuce. Make sure na na-strain siya na maigi para hindi siya tumabang dahil sa tubig. Ito, hugas na ito at saka pinunit-punit ko na siya. Hindi ko siya kinat kasi para magkaroon siya ng acetic texture. Next, apple. Lalagay ko yung apple. Kung gusto niyo maglagay ng grapes or olives, pwede yun. Tapos, tomato. Then after niyan, pwede niyo na siyang i-mix. Ito, madali lang to guys. Pwede niyo itong gawin. Tapos, lagyan pala natin ng konting lemon. At least drop lang, okay na yan. Para natin siya i-mix. Ang magiging lasa nito is parang sweet and sour. Actually, sweet and sour. Ganun siya. Pero masarap siya. Masarap siya na sweet and sour. Pwede niyo siyang lagyan ng olive kung gusto niyo lagyan. Para black olive siya para dagdag kulay na rin. Ngayon, inuna ko itong gawin kasi usually kasi sa restaurant, ang mga salad ang unang lumalabas. Ngayon, since na occupy na lahat ng lettuce, yung sauce, pwede na natin siyang ilagay sa plate. Kali ngayon, meron ako dito flat plate. Pwede natin siyang gamitin. Hindi siya salad pa plate, pero pwede na to since wala naman tayong salad plate. Usually, pag magsiserve ng salad, dinadaan nila yan sa height para maging takaw tingin sa mga kakain. And then, ang mga toppings, nandiyan yan. Dapat nakikita yan ng mata. Hindi siya patak pa naman dahon. So, ayan. Tapos, meron na akong ginawang crutons, which is yung parang tinost lang na tinapay. Ilalagay ko siya as toppings. Pero bago yan, lalagyan ko muna ng parmesan. Itong ginagawa ko na ito, actually hapunan ko ito. Dahil kalalabas ko hindi sa trabaho. Dahil gusto ko lang kumain ng kakaiba. So ngayon, ito, meron akong croutons. Croutons, ano ito? Ito ngayon toast bread. Ginawa ko, ilagyan ko siya ng, binake ko siya, pero bago ko siya i-bake, nilagyan ko siya ng olive oil, garlic powder, and then oregano, para magkaroon siya ng lasa. So, ito, tapos na yung ating salad. Mamaya titikman natin after. So ngayon, bali gagawin natin is, eto na yung pasta. Mag-uumpisa tayo sa roux. Ang roux, eto yung tinatawag nilang combination of fat and then flour. Which is, doon tayo gagawa ng
yun yung start para gumawa tayo ng sauce. Another term for roux is a thickening agent para makagawa ng sauce. So ngayon, i-start ko na ang ating pasta. Lalagyan ko muna siya ng butter. Tatansyahin ko na lang. First step, kailangan ilagay yung butter at tunawin natin. Then pag natunaw na siya, doon natin ilalagay yung flour. Make sure na hindi ito masusunog kasi ang hinahagin natin ngayon is bechamel. Bechamel is one of the fine mother sauces na pwedeng gamitin sa mga white pasta. Dugunin ito natin ganyan. Add more flour. And then, pwede natin siya lagyan ng gatas. Pero since wala tayong gatas, ang gagamitin ko, chicken stock. Pwede naman yung chicken stock. Mantika. Okay na to. Sige, baka masunog. Lagay ko na to. Saka natin siya lalagyan ng chicken stock. Gradually lang paglagay para hindi siya magpulo. And then, continuous lang natin haluin. Ayan, hanggang sa medyo kumapalulay. Saka natin siya lalagyan ng panibagong stock. Ang gagawin natin is thick cream. Thick cream pasta. Kung ano parang siya. Pero pwede na to kasi ang gagawin kasi natin dito, lalagyan pa natin siya ng heavy cream or whipped cream. Pwede na yan. Make sure na walang buo-buo sa bechamel para maging maganda yung sauce. Nag-wish pala ako. Pwede ko lang gamitin. Ayan, mas mabilis. Then after that, hayaan muna natin siya maluto. Para hindi maglasang harina. Saka natin lalagyan na ng heavy cream. Tapos pagka, nag-pick pa siya, dagdagan na lang natin ng chicken stock. Meron pa naman tayo. Since ginagawa ko chicken bechamel naman, okay na. Ayan, mix lang natin siya. Then, i-season natin siya ng salt and pepper. Ang kailangan natin habulin dito is yung nape consistency. Nape, ang ibig sabihin ng nape ay ito. Pag ginanto mo yung daliri mo dyan at hindi na bumaba yung sauce pag ganun, ibig sabihin, okay na yung sauce mo. Since medyo bumaba pa siya ng konti, kailangan pa natin siyang i-simmer ng konti para medyo mag-thick pa siya ng bagya. Since wala tayong nutmeg, tiyagayin na lang natin yung salt and pepper. Pwede na yun. Salt, konting salt. Pepper. Kung mapapansin nyo, ginumpisa ko siya ng ganito para mamaya pag gagawa na tayo ng pasta, meron na tayong ipang susos. Pakapalin ko lang ng konti para medyo sabi lang mamaya. Yan, medyo makapal na tayo. Ibig sabihin, pwede na ito. Set aside natin. So, ito. Okay. Then, after this, lalagay na natin yung garlic. Pag ako na yung garlic, mag-brown na siya. Pwede na natin lagay yung chopped mushroom. Saka, cool. So, yun na. Pwede na natin lagay ng chicken stock. At least half cup. Pwede na yan. Simula lang natin ng konti. So, ngayon, dahil kumukulo na siya, hindi na kasi kulo na siya, lalagay na natin yung bechamel. Itong bechamel, ito yung magiging sauce natin. Konti lang. Ganyan. Ngayon, ihaluin na natin siya hanggang sa magiging thick sauce. Ngayon, habang kumukulo siya, sisison natin siya. Lalagyan ko lang siya ng parmesan konti. Kasi na konting salt and pepper. Okay. Ayan, medyo kumakapal na. Ngayon, lalagyan natin siya ng konting oregano. For thyme, kung gusto niyo ng thyme, thyme leaves, kung meron kayong fresh or basil, pwede yun. Pero dapat ito nilalagay dito basil. Yung oregano kasi magkaiba sila ng lasa. Yung iba yung nakukontribute ng basil na lasa. Tsaka amoy. Mas maganda pa rin talaga pag basil. Since wala akong basil, ang ginamit ko is yung oregano lang. Ang natin nilalagay yung pasta. Okay, check natin. Basta medyo nag-accumulate na yung... Basta nakita niyo yung nag-mix na yan, tulad yan. Nag-mix na mismo yung sauce sa pasta kasi... Yan. Pagka nakita niyo dry, pwede niyo siyang dagdagan ulit ng... Chicken stock, halimbawa yung noodles nyo galing sa pagka-frozen. Pwede yan. Yan, ilin lang ng konti. Yan. Then after na ito, isi-set aside nyo ng bagya yung mga to. Kasi ito, itong mga to, pwede nyo itong itapping sa mga mushroom. Yun yung pasta, pang plating. Okay? I-try lang natin ng konti para medyo creamy talaga. Dito lang ng parmesan, tsaka kasi...
konti lang. Garlic powder. So, ito basically yung mga ganitong ano, texture. Okay na to. Ibig sabihin, pwede na natin siyang i-flip. Tapos, parsley. Pagka, yan, tinatay nyo na yung apoy, saka nyo kayo mimix. Dagdag kulay yan. Kumbaga, makakakuha yan ng attention sa plating. So, ngayon, dahil tapos na natin gawin ng pasta, ipi-plate na natin siya. Pero bago yan, ilalagay ko muna yung chicken. Spicy chicken pesto na ginawa ko para mandagdag sa ating pagkain. Pag masyadong dilit na kasi may ilalagay pa tayo maliban sa manok. So ngayon, makikita nyo, eto siya. Kung mapapansin nyo, akala nyo para siyang overcooked dahil doon sa texture. Pero kung titignan nyo naman, eh, hindi siya kasi creamy lang talaga yung pasta. Ngayon, susundin ko rin natin yung height dahil yung galing to sa ang mga pasta galing to usually sa French at Italian cuisine na sinusunod yung height. Sige, lalagyan natin ang ganyan. Konting parmesan. Yan. Konting parsley. And then, may ginawa akong toast garlic bread. Ito, lalagay ko sa rito. Sa side na to kasi sa kabilang side is yung kanin.